namin. Shout out guys sa inyo lahat. Siya nga pala dito naman sa grupo ni Jojo. Alam mo Jojo, sinungaling ka tagambakla ka, no? Kalalaki mong tao, sinungaling ka. Tsaka ano, chismoso. Kaya nga, buti nga sa'yo, tuwang-tuwa ako, pumapalakpak ako, pinagmumura ka ni Tapuan. Totoo yan. Alam mo si Tapuan, kahit mula noon hanggang ngayon, saludo pa rin ako sa kanya. Dahil matino siyang tao. Ibinigay ko nga sa kanya eh, nag-trust nga ako sa kanya yung tungkol sa kaso ko. Sir, pakistretch na lang nung kaso ko. Kasi ang sabi nila eh, may existing warrant of arrest daw ako. At ano daw ako sa NPA, baka na-red tagging ako. O, ayan. Ibinigay ko sa kanya, kompleto kong pangalan. Okay? Alam mo ba, Jojo, sa totoo lang, yung mga sinasabi mo, sa'yo lang bumabalik, nagmumukha kang gagot tanga-tanga. No? Kalalaki mong tao, chismoso at sinungaling. Ganyan pala, mahirap yung ganyan. Lalaking chismoso. Oo, jokla. Ang tawag dyan, jokla. Apat na buwan, simula nung September 17, binalikan ko. September 17, September, October, November, December, January. 4 months na hinihintay ko na dumating yung time na sabi ko noon, darating ang time sa inyo. Pag hindi nyo ko titigilan talagang, hindi nyo ako kilala kasabi ko. Pero, kapag kayo titigil, hahayaan ko kayo dahil gusto ko makita at manunood na lang ako sa inyo. Na pagdating ng araw at oras, na wala na kayong masisip-sip, kayo na yung magkakagatan. Wala na kayong makukuha sa bawat isa, kayo na yung magkakagatan. Diba? Kayo na yung magpapatayan, matirang matibay. Ganun yun. Oo, diba? Ganyan na mga gagamba eh. Kapag wala na, magkakarambula yun. Oh, karambula. Pagkatapos nun, matirang matibay. Oo, ganun. Ngayon, nag-aaway-aaway na kayo. Noon pa naman eh, napapansin ko naman eh, di lang masyado ako kumikibo eh. Yung bang minsan nagpapaanuhan kayo ng mga salita, paliparan kayo ng salita. Actually, no, ang dami yung mga pinagsasabi sa akin. Eh. Kayong mga grupo ng FLM bloggers. Dinis ko lang yun. Kasi alam ko raman darating yung time eh. At least, kahit papano, no? Alam ko ano nangyayari ni Boss Norman nyo, Boss FLM nyo. 'Di ba? Ngayon kita nyo, sino nag-suffer? 'Di ba sabi ko sa iyo, Yama, ang magsasuffer sa lahat ng mga pinaggagawa nyo ay yung boss mo. Ikaw mismo ang naglublob sa boss mo doon sa Komunoy. Naalala mo 'yun? Sinabi ko sa iyo, dapat hanguin nyo. Hindi yung kayo pa mismo ang gumawa ng mga dahilan na para ilublob nyo siya lalo doon sa Komunoy. Oh, tama. Oh. Ngayon, sino na papahiya na ngayon? Yung boss mo hindi na magkakaroon ng cellphone na sarili katulad ng nangyari before na akyat dito, akyat doon sa lahat ng mga FLM bloggers, umaakyat siya, yun, nagwawala, kunyari okay o kunyari magaling para may palipad. May magbibigay ng donation. Diba, Yama? Ngayon, ano na? Grounded. Alam niyo kung anong gagawin niyo? Hindi na kailangan ng palipad, Yama. Magtrabaho ka. Kayong mag-asawa, magtrabaho kayong dalawa. Okay? Mas mainam na kumain ka sa sarili mong pawis na income. Hindi yung uupo ka, may padrama-drama ka, pag-isyuki-isyukin to ganyan, pagkatapos nun kalokohan lang at hindi naman totoo. Ngayon, away-away na kayo. Alin yun? Sa anong dahilan? Nag-aaway-aaway kayo ng dahil din naman sa pera. Di ba? Yun ang sabi ko sa inyo, kapag wala na kayong masisip-sip, kayo na ang magpapatayan o magkakagatan. Ganun. Kano yun ang magsisip-sipan? Ibig sabihin nun, sisip-sipin nyo ba kung ano meron, kung ano yung dumating sa inyo o income? May nagbibigay sa inyo? Mga ganun ba? Oo. Ito pa pala, unsihan. Yun yung tamang word. Oo, unsihan. Ganon. Kasi mga sip-sip ka naman eh, pumapapil, ganyan ba? Hindi. Unsihan. Wala ka nang masisip-sip na dugo. Kumbaga, kung katulad yan, wala ka nang masip-sip na dugo. Ayun. Ganon. Oo, buwang-buwang na lang talaga ang magpapalipad para sa'yo, Yama. Sa totoo lang, magtrabaho kayong mag-asawa.
Oo, magtrabaho kayo. Total, imposible naman, hindi kayo nakapag-ipon. Diba? Sa ilang buwan na yun, grabing papalipad, grabing donation, donors, no? Ang dami. Imposible na wala kayong naipon. Na, diba? Maging matalino kayo. Hindi yung tulad ng boss mo na nandurubo na nandurubo ng scam ng kung kani-kanino pagkatapos wala namang iniipon dahil sinusugal. Kanun si Anday Maririn. Nandurubo ng tao pagkatapos hindi iniipon. Ayun ang nangyari. Oo. Ganun talaga. Ang easy money ay hindi talaga yung magsasucceed. At hindi talaga yung maitatago. O no? Buti na lang si Don Chiyo to. No? Pero hindi ko babanggitin yung mga taong ganun. Malayo na ako. No? Diba nag-away-away kayo? Ilang buwan ko tiniis yun at hinihintay na magkakaroon kayo ng problema. 4 na buwan. Pero actually, nung time na yun, paunti-unti. Si Leon, oo, si Makmak, si Limor, si Rizbacher, sino ba yun? Si David Ilagan. Di ba nagkakagulo kayo? Tapos tungkol naman dun sa mga mamis-mamis na nagbigay ng pera dun para sa kay Atty. Rapatan. Sino pa? Di ba? Nagkakagulo. Oh, tapos si Mother Mary Ann, oh, 'di ba? Ang dami. Imposible si Mother Mary Ann. Alam ko nga, may nagsabi nga sa akin na yung very close na sa kanila. Oh. Ngayon, nakikita nyo kung ano nangyayari. Na magsabi kayo ng katotohanan doon sa mga followers nyo, hindi kayo magsisinungaling. Guys, mga followers ni Boss FLM nyo, okay? Grounded po siya. Hindi na po siya makakabalik doon sa kanyang selda kasi nga nagmamayabang doon, nag-aangas. Okay. Dapat magpapakabait, sabihin mo doon sa amo nyo, dapat siya magpakabait para hindi na siya maging grounded at hindi na siya at makakahawak pa siya uli ng cellphone niya. Okay, at makapag-live-live pa, no? Makapagyabang pa, no? Oo. Pero malay, hindi ko talaga ano natin. Hindi ko na naano yun na makakahawak pa siya ulit ng ganun. No, patikim lang yun. Kasi nga, mayabang. Tsaka chismoso, no? Madaldal. Mga ganyan tao ba? Maangas, chismoso, mayabang. Yun talaga. Baka nga matagasan, eh. Oh. Kaya, hindi siya napunta sa Manila City Jail. Kasi nga, dyan lang siya. Sabi GMP lang. Tingnan na lang natin pagdating ng panahon na magkaroon na siya ng verdict, no? Para magkaroon siya ng hatol para sa kanya. Ngayon, nag-aaway-away na pala kayo. Ganda, no? Mm-mm. Pero hindi nyo talaga matitinag si Sir Tapuan. Si Sir Randy kasi, matinong tao di katulad nyo. Taong may prinsipyo. Kaya nga, hindi, never akong nag-unsubscribe sa kanya. Kay Sir Tapuan, hindi. Friend kami, hindi naman, friend nga pala kami sa Facebook. Sa YouTube, sa Messenger dati. Kahit nung umalis ako, sinabi ko na sa kanya na gano'n ang nangyayari. Ngayon, kami naman ni Spencer naging okay na. No? Si Spencer ang unang bumanat sa akin nung August. July naman si Leon. No? Sunod-sunod na yon. Ngayon, naging okay na kami. Naging tao kami nag-usap, hindi ko naman siya sasaklawan kung ano pa rin ang paniniwala niya kay FLM. At si Leon naman, kung ano paniniwala niya sa madudurubo niyang tao, no? Kami naman ni Ninyo Barsagay, mananatili kami sa pagiging politics sa vlogger, no? Wala na kaming pakialam dun kay FLM. Pero, yun na nga. Darating at darating yung time talaga na maglalaho sa isipan namin yun. Mababago na yung mga content namin. Ngayon lang, bumabawi lang ako kasi nga, nakikita ko masaya ako eh. At nakikita ko kayo kasi na ganoon na ang nangyayari, no, di ba Yama? Oo, di ba sabi ko sa'yo, tigilan nyo ako, layuan nyo ako. Dahil pag nilayuan nyo ako, titigil ako. Pero hindi nyo ako nilayuan eh. Tuloy-tuloy ang banat nyo sa akin, pinagtutulungan nyo ako, binabastos nyo ako. O, kaya ngayon, Boss Lee, asan na yung ano mo, ha, investigator mo? Mas marami pa nga akong alam eh. Ikaw may alam ka ba? Ano na nangyari sa boss mo? Ha? Si boss FLM mo? Ha, Boss Lee? Antayin kita ha. Antayin mo pala ako. Magtotoast tayong dalawa. Ang dami mong ginawa laban sa akin. Dinamay mo pa si Bato de la Rosa. Wait ka lang ha. Kaibigan kong mismo, kuya-kuya ko pa. Ang friend ni Bato. Sige, ayaan mo lang. Wait ka pag uwi ko. Gusto ko nang umuwi. Talaga promise.
Congratulations sa inyo, guys. Ha, nagkakagatan na kayo.